schedule kaming bonding moment kasi yun yung pinanghihinayangan namin nila Dong na tapos na, hindi tayo nakapag-bonding. Kasi all throughout the entire time na nakikita kami, we were just working and completing and finishing the movie. Mm-hmm. Pero kung mananotice nyo, ang mga sinasabi ng bonding moment, mga eksena sa pelikula, kasi when we were doing the movie, it wasn't work at all. Diba? Parang masasabi mo, nag-aharutan lang kami, kaya naging bonding moment yung mga scenes. Pero ako talaga, hindi ko masasabing fun, pero memorable sa akin, yung when I was given the chance to talk to Edward. To talk to Edward, si Donnie yata nandun din. Parang kasi break yun, nagsiset up. Tapos si Edward, tahimik. I felt he was sad. So tinanong ko siya, sabi ko, sad ka, Edward? Tapos sabi niya, wala po. Sabi, hindi po. Tapos hindi pa kami masyadong ako yung pumapenetrate sa kanilang lahat. Ako yung gumagawa ng paraan para machika ko silang lahat. Nasa isang sulok lang siya, tapos madilim. Tapos si Donnie kasi mahilig yun pag nababagot ng mamasahe. So, may libreng masahe pag nandun si Donnie. So, umupo ako sa tapat ni Edward. Tapos kinuusap ko si Edward. Tapos si Donnie naman, ginagana yung likod ko. And nag-usap kami ni Edward ng seryoso at saka ni Donnie. Sabi ko, bakit ka tahimik? Sabi niya kasi, naguguluhan daw siya. Naguguluhan siya. Tapos nako-confuse siya kasi magmula daw nung lumabas sila ng... Sorry, i-share ko lang. Pero i-edit ko naman para hindi ko mapayin. Magmula nung lumabas daw sila nila nila Maymay sa PBB, dire-diretso na yung trabaho. Tapos yung stardom nila palaki na ng palaki. He was not sure if he was prepared for it. Parang when he entered PBB, gusto niya lang daw i-try. Tapos after nun, babalik na daw siya dun sa kapagaling na country. Babalik na siya ng Germany and he will just go back to his normal life. Estudyante, kasama yung pamilya. After nun sa PBB, nagdire-diretso, tapos naiba yung buhay niya. Tapos hanggang nung nagsishooting kami, parang tulala siya. Tapos di pa nagsisikin sa kanya, di siya makapaniwala na ano itong mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi siya sigurado kung ito ba yung gusto ko? Happy ba ako? Pagod na ba ako? Prepared ba ako dito? Ito ba talaga yung inaasahan ko paglabas ko ng PBB? Kasi dire-diretso eh. Tapos kinausap ko siya at binigyan ko siya, nag-share ako sa kanya ng ilang mga karanasan ko bilang baguhan din ako dati na baka maaaring magamit niyang tools para mabuksan yung kaisipan niya kung ito ba talaga yung gusto niyang pasukin. At in-explain ko sa kanya yung purpose ng lahat ng ito. Kung paano na mababawasan sa ating lahat. Yung sadness in the midst of success, yung stress sa kalagitnaan ng tawanan, yung lungkot sa kalagitnaan ng palakpakan, at yung katahimikan sa gitna ng ingay. Shinare ko sa kanyang lahat yun. Tapos pagkatapos nun, nakangiti na siya. And he thanked me, and I thanked him as well. Pati si Donnie nag-share din. At natutuwa ako kay Donnie kasi after nun, nakita tayo sa party ni Mother Lily. Yung mommy niya, nag-thank you sa akin. Sabi niya, thank you ha. Sabi ko, bakit po? Kasi kinausap mo pala si Donnie at si Edward about life. Sobra namin na-appreciate. Ano yung kwento ni Donnie kay Malisa? Oo, kaya yun lang. Kasi feeling ko sa nakakatanda at nangyari sa akin yung mga hindi magaganda sa show business. Dahil nabigla din naman ako nung pumutok yung may nag-text hanggang sa nagdire-diretso. Baka sakaling makatulong sa kanila. And ngayon, I'm so happy na nakikita ko na silang nakangiti, masaya, kahit alam kong pagod na pagod sila. Thank you. At paalala lamang po sa mga magtatanong, iwasan nyo na pong magtanong sa aming lahat kasi 17 po kami. De joke lang po. Si Miss Jacqueline has to say something, that's the bond.